Being silent doesn't mean that they don't care. Truth again. They just have different ways of fighting the battle. Truth. Be still and know that God is in control. Woo! Parang hindi niya deserve yung mga nangyayari na. And welcome back to our channel. Welcome back to our channel. My name is Janine. Niley. N-I-L-E-Y. Wow. Para ma-search. Hindi kasi ano, may hindi nakakakilala sa akin sa comment. Hindi daw nila maintindihan yung pangalan ko. So for today's vlog, ang una natin gagawin, bakit andito na naman tayo ang aaga-aga pa? Today is... Maga pa ba? Gabi na. Oh, gabi na dito sa atin. I mean, today is a Sunday, not the usual day na nag-vlog tayo. Since hindi lang tayo reactor ni Sarah, popstar din naman talaga tayo, eh, kailangan natin mag-react syempre sa kumakalat na mga bali-balita, mga chismis, at ano pa man. Wow, trending news. Yes, kasi over the weekend, ay nag-trend hashtag protect Sarah G at all costs. Ganon. Kaya nakaitim din tayo. Nakikisimpatya. Hindi. Kasi ano, hindi lang tayo reactor, di ba? Talaga namang popster talaga tayo. Before tayo naging reactor talaga. Kasi gumagawa naman talaga tayo ng ibang video dati. Pero mas, kumbaga, na-enjoy nila yung panonood ng reaction natin. At the same time, na-enjoy din namin yung pagre-react. Paggawa ng video. Ang thought ko ngayon ay salamat sa aking kaibigan na si Jean Claude. Love is love. Char. Sana may ganyan din ako. Sa'yo naman, i-promote mo yan. BCG ang aking ginagawang video game for yes. The Philippines. Yan ang Balete City Games. Pwede nyo rin i-search sa Facebook ko, diba? Oo, kahit tayo. Sa Google. Google. Pag sinerch nyo, Balete City Game, Niley Bakulkol. Before tayo mag-proceed, gusto lang namin munang sabihin na the views and opinions expressed by the host do not reflect the views and opinions of the company and its management. Parang ba tayong company? Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect the views and opinions of the host, the management, and the network. The channel. The channel. Ayan, so gusto ko lang kasi namin mag-share ng thoughts or opinion about... Kung ano man ang kinalabasan ng usapan to kasi hindi din naman namin pinlano kung ano yung pag-uusapan namin, ganyan-ganyan. Minsan kasi meron din kaming opinion sa mga bagay-bagay. Pero nirerespeto namin yon. And gusto lang din naming sabihin na sa videong ito, we don't encourage negativity. Kasi yun din naman ang gusto ni Sarah. As you all know, di ba? Sabi nila na nanahimik si Sarah pero yun, nag-speak up na nga siya, which is pag-uusapan natin maya-maya. Over the weekend, nag-trend yung si Sarah na parang nababash na nga siya kasi parang wala siyang pakialam, hindi siya nagsasalita. Parang walang pakialam. Oh, parang lang. Kasi meron naman talaga. Quote and quote. Marami ang nag-react kasi sabi, bakit nag-trend yung protect Sarah G at all cost? Bakit yun pa daw yung nag-trend? Siyempre, nagre-reflect lang yun sa kung anong klaseng tao siya. Kasi mabuting tao siya, kaya para sa akin, naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung trend na yun sa mga supporters ni Sarah na kagaya natin ng mga popstars. Oo. Masyado na kasi siyang binabato. So, hindi naman nakikita sa camera na may effect yun sa kanya eh. Tao din naman siya, di ba? Lahat naman, kumbaga. So, paano ba natin umumpisan to? Sabi nga ni Sarah, bago tayo magpatuloy. Wala tayong maganda masasabi sa isang tao, wala lang tayong magsalita. Oo. Yan! Narinig niya yun, di ba? Ano yun, edi hindi na tayo magpapatuloy. Grabe ka. So ayun, sabi nga ni Sarah, kung wala kang sasabing maganda sa kapwa mo, di huwag ka na lang magsalita. Ganun lang yun. Alam mo yun, yung 3-second clip na yun, it explains everything. Bakit hindi siya nag-speak up? Diba? So yun yung pinakapunto natin na pagdidiskusan dito sa video. Oo, oh, yung mga ganun. Kasi... Oh, ikaw na sige ko muna. Ikaw na nga na. In the first place kasi, speaking up, oo, marami kang may influence na tao pag nagsalita ka, nag-voice out ka ng opinion mo. Is it enough to remedy something na nagawa na? Ang
strategy ni Sarah is to keep it to herself, kumbaga. Kasi hindi naman natin masasabi na wala siyang pakialam sa network. Network na yun eh. Tsaka, kumbaga, parents niya yun. Kumbaga, siya yung nagpa... Bread and butter. Oo, bread and butter, yung trabaho niya, yung passion niya, kabikit ang home network niya. Dapat tayo, hindi natin pinupush kung sino man, kahit na ordinaryong tao pa man niya, na magsalita dahil lang sinasabi ng society na kailangan niyang mag-stand up. Kung hindi niya chine-choose na mag-speak for herself, malay mo, meron siyang mga plans or meron siyang personal agenda para makibahagi doon sa fight ng home network niya. Hindi natin alam yon. Hindi dahil iniidolo natin yung isang artista ay obligasyon niya na i-please tayo bilang mga fans niya na according sa kung ano yung gusto nating marinig. Kung anong gusto nating or marinig. Kung ano yung gusto nating nakikitang ginagawa niya. Ginagawa nila ganun. In the first place, tao yan. Meron niyang desisyon. Pwede na ako magsalita, baka makalimutan ko yun. Oo. Ang kailangan natin dito is respect and love. Ganyan. Yes. Para naman sa akin, ayon sa akin nakalap na agidin siya. Seryoso. Para kasi sa akin, yung opinion na yun or yung statement ni Sarah na yun, it's our rights or our freedom of expression. Ibabalik din namin yun sa inyo. Yung freedom of expression na yun, binigyan ka ng karapatan para makapagbahagi, makapagsalita ng iyong opinion. Subalit bagaman, hindi yun dahilan para makapanakit ka ng kapwa mo. For me kasi, di ba, alam nyo naman na nasa ibang bansa kami. Ang swerte-swerte natin mga Pilipino na meron tayong napaka-ano na freedom of expression. Yung alam mo yon, yung pwede mong gawa ng meme yung mga artista, pwede mong gawa ng meme ang mga politiko, ang presidente even. Sana yung... Sa ibang bansa, katulad kung nasan kami, grabe yung respeto ng mga tao sa kanilang ruler. Kasi sila yung nagpapanatili ng kaayusan ng ating bansa. Siguro sa palagay nyo, hindi nagiging maayos ang bansa na we don't know, siguro wala kami sa we're not in the right position to say that kasi wala naman tayo sa Pilipinas, di ba? Pero hindi dahil sa malaya tayo malaya na tayong magpahayag ng opinion, malaya na tayong manakit ng alam mo yun sa loobin ng kapwa natin. So yun lang, unang-una sa lahat, kasalanan talaga to ni April Ann, di ba? April Ann, kung maalala mo, nag-comment ka kasi sa video namin, sabi mo na, what can you say about people who bash Sarah G? Please do include it on the next vlog. Marami na sila some bashers from ABS-CBN pa. Yun na yung masakit. Oh. Nabasa ko yung status ni MJ Felipe na parang calling out the fandom of Katniel, mga popsters, lahat na. Yung Jaden, ganyan, Lisken. Kumbaga, magkaisa tayo. Hindi yung nagsisiraan or nag-aano ha, diba? Nagkukumparahan, kumbaga yes. Kung sinong mas o si, si Angel, ganito, nandun sa kalsada. Ganyan. Kasi choice niya yun. Yun yung pinili niyang tool or yun yung pinili niyang weapon to fight. Yes. So, syempre, yung kina Sarah tsaka kay Mateo, napaka-religious nilang tao. So, dinadaan nila yung fight nila. Nakikibahagi din sila through prayers. Kasi, kailangan din nating intindihin na minsan, mas mahalaga talaga at mas powerful yung prayers. Minsan, kailangan nating idaan sa dasal imbes na dahas ang mga bagay-bagay. Ako naman, sinong mas matalino? Yung isang leader na pupunta sa isang laban na alam niya na yung dala niya lang is boses niya? Or yung isang leader na nagpa-plano or gumagawa or choose na to skip the war to win another war? We lit a candle last night, took a moment and prayed for each and every employee, some of which are close to my heart from the years we spent together. Hold on tight, we will rise again. Ganon. Kailangan nating natuto na. Kumbaga, different ways of helping one another. Just like yung sa kanya, inspirational or moral, pag-lift off ng moral. Pero ngayong araw din, nakita natin yung post ni Sarah, which is very meaningful, very powerful, na hindi mo kailangan i-risk yung sarili mo sa panahon ng pandemya.
kasi hindi natin nakikita yung tunay nating kalaban talaga sa panahon ngayon ng pandemya. Kailangan natin pangalagaan ang ating sarili. Ang nagustuhan ko dito is yung sa Proverbs 31. Verse 8 to 4. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Open your mouth, judge righteously. Defend the rights of the poor and needy. Ang gusto ko lang ay ano yung perspective na titignan natin si Sarah as a person and as an artist. Kunwari, hindi mo siya makukumpara kay Banksy. Banksy, di ba? Kilalang political ano yung mga artwork niya. Pero hindi mo siya makikita na nakikipag-rally sa labas just to fight the government. Kumbaga, ginagamit niya yung art form niya to relay a message. Yes. At saka thankful pa rin tayo dun sa mga talagang popsters brigade natin, mga supporters natin. Katulad nitong nabasa ko si Igorot Lakwatsero. Sabi niya na forcing someone to join the political bruhaha when they are better at something else is like asking a lawyer to be a physician. Wokes and political bandwagoners should leave celebrities and influencers who prefer their peace alone. Protect Sarah G at all cost is valid after all. Yun nga, yun, that's my point. Na kung sa singing ka, edi sa singing ka mag-influence. Hindi, yes. Hindi yung gagamitin mo siya sa, ano, dahil lang meron kang fandom na malaki. Woke up to see Sarah G and Nadine Lustre trending because some of you decided to bark at the wrong people. Truth. You're acting as if they're the ones who shut down ABS. Truth FYI, again. Being silent doesn't mean that they don't care. Truth again. They just have different ways of fighting the battle. Truth. Alam mo yun. Sabi ni Rain OJ KMT sa Twitter to. That's what I'm talking about. Yun. Yun yung mga point. Yun yung mga nag... Ang diba? Hirap sabi. Pero nag-iisip. Kailangan mong i-analyze kasi yung situation. Kapag ginawa ko ba to, bababa ba yung ano, yung taga-Congress? Pupunta ba sila sa Kongreso at bubuksan nila yung plenaryo at ayan, at eto pa ang pinaka malaking ano, malaki. Charot. Eto, sabi ni I Love Mina, ABS-CBN franchise renewal is not Sarah G's responsibility. Protect Sarah G at all costs. Not protect Sarah G na parang defensive, pero kasi masyado na yung mga taong pinupush siya na magsalita. Yung mga tao kasing masyadong woke. Yes. Masyadong then, woke na hindi na nila nakikita yung different sides of yes. commentaries. Actually, karamihan na mga kakilala ko is hindi talaga sila pro ng ABS, di ba? Alam mo yun. Pero sobrang ano kasi malaki yung utang na loob natin sa ABS kasi yun yung nakamulatan natin nung bata tayo, mga bayani, Raya Manawari, di ba? Marami din, aminin natin, marami din tayong natutunan sa kanila. Pero huwag tayong mag-away-away. Hayaan na natin yung, alam mo yun, yung gobyerno na ang bahalang harapin yun or yung mga big bosses ng ABS ang mag-handle nun. Huwag nang magtirahan yung mga fandoms, yung ganun sana. And we would like to end this video with this. Sa buhay po natin, nakalagay po yan sa Bible, pala, that on earth, we will have many trials and sorrows. At darating po sa buhay natin na parang feeling natin, hindi ko na kaya, gusto ko nang sumuko sa buhay ko. Pero huwag po tayo mag-give up. Let's continue drawing our strength from God. Let's continue holding on to our faith. Keep trusting God. Be still and know that God is in control. Woo! Nakakaiyak. Alam mo, makikita mo yung napaka-genuine niyang tao. Hindi, parang hindi niya deserve yung mga nangyayari na parang siya yung pinupukol ngayon kasi isa siyang malaking personalidad na hinihintay nilang magsalita pero hindi naman niya responsibilidad yun. Tsaka sa mga gantong panahon, manalangin lang tayo at umasa na sa end of the road ay magiging maganda pa rin yung kinalabasan or magiging resulta ng laban na to. Yeah. Ayun naman, yung best na mag-effort kayo to use your voice na magkaroon pa ng negativity sa mundo, just use it to make it more positive and make it a more better place to live in. Ayun guys!
Nagustuhan niyo ang aming munting reaksyon at opinion, suggestion sa araw na ito. Maraming maraming salamat and thank you for watching our video. Sana pag nagustuhan nyo, i-like nyo. Pwede nyo rin siyang i-share. And don't forget to subscribe to our channel. Click that notification bell para updated kayo sa aming mga next uploads. Ayun guys, kapit-kapit lang and malalampasan natin lahat ito. And maraming salamat sa suporta, sa panonood ng videos. And we have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us. See you on the next video. Bye!